Nagpapasalamat sa iba hong mga mamamayan ho natin na naiintindihan ho at yung mga sumusubaybay sa atin, mga followers natin, kahit hindi natin followers na sumusubaybay sa atin. Minamatsyagan na parang ang dating natin dito ay parang plastic daw. Ako ho, sasabihin ko sa iyo, wala ho tayong halong kaplastikan dito. Kung tayo magsasalita ho rito, talagang ako ho, dederecho ko magsasalita, hindi ho ko parang diarrhea sa bibig. Iba ho yung diarrhea sa bibig, hindi nag-iisi. Kinakailangan mo pumunta sa CR, flash mo yan. Pero ngayon, para sa akin, pag ako ho'y nagsalita, dinediretso ko yung punto natin dito, hindi parang, kumbaga, parang makasakit. Una sa lahat, hindi ho plastic ang ating kaplastikan or pagiging hipokrito, tulad lang ho ng iba. Meron ho iba nakakaintindi, inuulit ho natin. Sa sino man ho na medyo, ito ho'y sabihin natin, umabot sa kanyang buhay, na medyo siya'y nawalan o nawalan ng miyembro ng pamilya or minalas man, siya'y nakulong sa dahilan na may kaso isinampalaban sa kanya or siya naman ay inaakusahan na gano'n ganyan, kapag siya ho'y nasa restriction na ho ng ating batas, sa alagad ng batas, dapat lang ho talagang tayong tumigil. Inuulit ko, ang pagsalita ho natin kahapon tungkol dun sa FLM, wala hong halong kumbaga parang pagbubunye. Totoo hong sinasabi na ho dito. Pag ang isang tao, nakita mo, dapa na, inuulit ko lang, tigilan mo na. Kahit naman siguro kay boxingero, nakita mo na, knockout na. Sinusuntok mo pa, hindi na po pwede ho yan. Ang punto ho natin dito, kung ako ho'y nagsasalita, sinabi, tigilan na, kawawa naman, talaga naawa ho ako eh. Hindi yung parang, kunyari ka pa naawa kami, hipokrito ka naman eh, gustong-gusto mo naman eh. Kayo mga tool for brothers, nagbubunyi naman kayo eh. Nagbubunyi kayo na kumbaga kulang na lang kayo ho yung mga sinasabi namin, naawa na lang ho kami sa inyo. Kung akala ninyo na parang ang dating, nagbubunyi tayo kasi nakikita natin yung inyong iniidolong si FLM nandyan sa NBI, wala na ho akong say dyan. Ang sa akin pagsasalita rito at sinasabi ko sa inyo ay parang sabihin, tigilan na lang muna yung iba kasi yung iba talaga nag-uudyok eh. Nag-uudyok, sige, berahin mo pa. Kulang pa yan. Nandiyan na nga, nasa restriction na ho ng hukuman o sa batas, magsasampa ho ng kaso yan, papasok na ho dyan. So bakit pa natin tatanggalan, bakit pa natin dadagdagan? Kaya nakakabuisit din, sasabihin, hipokrito ko naman, Bentulfo, ikaw nga yung una. Kung ako ho nagsalita ng una, linawin lang ho natin, pagsasalita ho natin ng una, ay ayaw lang ho namin maugnay, maiugnay kaming magkakapatid magutol. Yung iba naman sasabihin, alam ba, yung dalawang utol mo, ang mga dalawang utol mo, nagbubunyi eh. Binuhusgahan nyo ba kami? Ang sinasabi lang ho namin dito, kung kayo ho'y humahanga sa inyong hinahangaan, iniidolo ninyo, wala akong masama dyan, iidolo nyo, kangangat iidolo nyo. Ngayon, ako, nagsasabi na, tigil na at ayaw ko nang dagdagan pa at ayaw ko makasakit pa. Ang ginagawa ng natin dito, nagsasalita tayo para linawin. Pero mayroong ibang mga hardcore dyan na mga followers ng iniidolo ninyo, wag ko nang banggitin kasi baka lalong magwala sa FLM, ako'y naaawa talaga. Sino ba naman hindi maaawa kung ikay nasa jurisdiction na ng mga alagad na batas at may kasong isasampa sa iyo? Sino bang magbubunyi dyan? Abay, ito sabihin, may sapa ka o talagang sadista ka. Wala ho sa aming mga Tulfo Brothers sadista na para bang ang dating, eto na nga, naghihirap na, pinahihirapan mo pa. Eto na nga, nandyan na sa NBI, pagkatapos dadagdagdagdagan mo pa. Wala na kaming say dyan. Ang ayaw lang ho namin doon sa ibang mga hardcore na sasabihin, hindi, kunyari ka pa dyan. Para kang Poncho Pilato, Bentulfo, kunyari ka pa, naawa ka pa, pero sa tulo sa loob mo, kung ganun ang tingin ninyo, bahala na ako sa buhay niyo, wala na kaming pakialam. Kung talaga, kasi kami, nililinaw lang ho namin dito, naaawa po ako. Kung ako itatanungin nyo, hindi po ako talaga nagbibiro, naaawa po ako. Bakit ho ako naaawa? Sa inyong iniidolo. O kayo mga hardcore na talagang parabang, kunyari ka pa dyan eh. Kunyari, naaawa ka pa. Pero kung hindi, easy lang mga bossing. Pero doon naman sa isip ng mga kapatid ko, kay Tool Rafi, kay Tool Erwin, hindi ko hawak ang isip nila. Kami ho'y
rumirespeto sa bawat isa sa pananaw namin. Sa mga paninindigan namin, hindi kami nagbubunyi. Tigilan ho natin. Ganun lang kasimple.